Brothers on the Wheels, welcome back sa ating walk around review. For today's features bike, mga brothers, hindi na nga makapaghintay ang mga dealers ng FKM kaya pinreselling na nila itong bagong classic Italian scooter ng company. Ito nga yung mga brothers, the Labby 150. Kaya wag na nating patagalin. Let's go! Sa go! Get ready. Drop the beat. Alright mga brothers, sa ating walk around, una natin pag-uusapan dito yung body design ng isang scooter. And take note, mga brothers, apat na kulay ang meron pala tayo dito. Meron tayo ditong ash gray. Yan, gloss po ito lahat ha. Maganda rin yung ash gray ha. Gustuhan ko to ha. Sa apat na kulay, ito yung pinaka gusto ko. Pero kayo mga brothers, pwede nyo naman i-comment mamaya pagkatas natin sabihin yung mga kulay. Ito naman, para siyang vanilla white. Diba, ang ganda rin ito. Ito naman mga brothers, solid black gloss ito. No? Ayan. Okay din, kasi bagay naman talaga ang chrome sa mga black na kulay. No? Parang meron siyang glitter effect. No? At itong iniikutan natin dito, para siyang Italian red o para siyang Ferrari red. No? Ito yung mga pula ng mga Italiano. Ayan. So mga brothers, i-comment nyo nga pala kung ano yung kulay na nagustuhan nyo dito sa Labby 150. Apat yan mga brothers. Ayan, no? Okay, so balik tayo sa kanyang body design mga brothers. So ito po isa classic scooter o for me parang classic traditional Italian style pagdating sa isang scooter. Ayan, makikita nyo naman yung pagka-curves niya. Diba? Classic na classic. At saka yung pagka-build nito, kung maikukumpara ko sa mga ibang classic scooter na nireview natin, malaki siya, especially makikita nyo rito yung petan. Yung likuran niya, oh. Diba? Bulky siya. Tapos dito, pagdating dito, para na namang sesexy yung kanyang harapan. Alright? O, diba? I like this approach dito sa harap. Meron siya rito something na guhit. Ayan, pagdating dito sa chest niya. Tapos meron tayo ritong chrome accent na parang front grills mo rito. I guess parang papasok dito yung hangin. Ayan o, oh. May papasukan siya. Papunta at ang makina ito, I don't know. Kasi papasok siya doon sa fairings hanggang doon sa loob eh. Pero malayong makina doon sa likod eh, no? And then meron tayo ritong malaking fender, which is ito naman yung mga typically makikita natin sa mga fender na mga classic scooter. So tingnan nga natin kung flexible ba ito. Uy, okay ah. Ayan o. Oh. Tumutupi lang mga brothers, oh. Maganda ang quality ng fairings ng FKM, ha. At isa pa sa gusto ko sa kanya mga brothers, yung chrome accent ng motor, halos nasa buong parte na ng scooter, eh. Ayan, oh. Meron dito, oh. Ganda, oh, no, yung pagkaka-edge guard niya, oh. No, tapos nandito yung kanyang turn signal lights na LED na 'yan, mga brad. No? And then meron na naman tayo ritong chrome accent pagdating sa edge ng headlight. Ayan, no? No, sadly, naka-conventional halogen lamp pa siya. But still, pwede mong upgrade ng LED. Yan. Isa pa sa nag-complement pagdating sa detalye ng scooter, itong side mirror niya. Kasi bakit kamo mga brothers, kung ano yung kulay ng body ng scooter, eh siya rin kulay nitong side mirror. Chrome yung edge ng side mirror. Alright. No, so meron tayo ritong basic lang naman na levers. And I think kulay silver siya na okay naman, bumagay naman sa stand up ng motor. And then dito naman sa gilid, makikita na natin ang kanyang beauty. Wow, ang ganda, oh. Makikita nyo yung linings talaga, nag-highlights dahil dito sa chrome accent niya. No? Ayan, oh. Tapos pagdating dito, meron siyang tatlong layer na akala mo parang pakpak. No, yung tapakan ng ating pillion, tingnan natin. Ayan, pupush nyo lang pala ng sagad, bubukas na. Tapos, pag isasara, ayan, sasara nyo lang ng konti, huwag nyo sasagad. Kasi pag sinagad nyo, hindi siya sasara. So, ganun yung unlock niya. So, pag lock, konting ano lang. Pag marinig nyo na yung click sound, that's it, okay na yon. Malinis ang running board dito. At nakikita ko, merong side stand kill switch yung scooter, no? For the safety na hindi kayo matungkuran ng side stand pagka pinatakbo nyo na. Plus puntos. At isa pa sa napansin ko dito mga brothers, itong traditional stepping board o yung floorboard. So ganito po yung ng araw, mga brothers. Dati nga ano lang to eh. Yung parang nakaumbok lang, wala pang goma. Ngayon, nilagyan na nila, no, for the modern design. But still, hindi pa rin tayo madudulas dito dahil meron siyang rubberized dito na kasama. No?
So meron nandito na rin yung ating gas tank na 6.3 liters. Malaki-laki na rin para sa isang 150cc na classic scoot. And then meron tayo rito yung compartment. So buksan natin yan mga brothers para makita na rin. So same din yung susi. Okay naman yung susi, hindi naman siya chipipay. Mahaba yung style niya eh. Akala mo sigarilyo. Tingnan natin. Ayan, no? So makakapaglagay tayo rito ng gamit. Ayan. So nandito yung kanyang USB charging port. Tingnan nga natin kung USB na o socket pa. Ah, USB na. Okay, plus puntos. Meron siya ritong button eh. I don't know kung ano to. No? At hindi ko natanong sa mga mechanics. No? Subukan natin mga brothers kung makakapasok ang isang 7 inches na telepono. Oops, negative. I guess makakapasok lang dito mga 6.5 pababa. Nga pala doon sa phone, kailangan obligado maglagay kayo ng cellphone holder para makapag-charge kayo kasi hindi lahat ng cellphone kakasya dito sa kanyang compartment. Tapos meron tayo rito yung utility hooks mga brothers, retractable na yan. Ayan, bumabalik, naglalak. Ito maganda, safe. Kasi kaysa dun sa parang ordinaryong hook lang, ito naglalak, no? No, ito yung switches niya. Ito sa mga nagustuhan ko eh. No, ito yung starting niya, no? Pwede mong ilak na ganun. O, di ba? Tapos pwede mong ibaba. O, di ba? Tapos tsaka mo siya sususian. Nandito mismo sa iyong pihitan, no? So pag inon mo, pwede ka na mag-start ng motor. Okay, dito sa kanyang upholstery mga brothers, isa rin ito sa mga nagustuhan ko sa motor. Single tone lang siya. Pero may texture sa dito sa riding seats na diamond na stitches. Hindi talaga ito totoong diamond stitches. Texture lang siya. Pero ito eh, magbibigay sa'yo ng extra comfort at kapit pagka nagmamaneho ka na. No? Ito classic approach pa rin ito na siguradong magbibigay ng comfort sa ating mga iaangkas. Yung grab bar niya, it's something na parang modern yung pagkakadesign nito. Siguro for me, sana ginawa na lang chrome ng FKM para pumaris pa dito sa pangalawang kulay niya, which is itong chrome. No? Pero hindi naman sumagwa. Kahit kinulayan nila ng silver na color dito na gloss. Silver ba to o light gray? So open natin yung seats. Turn lang natin ito pakaliwa. Ayan, mag-o-open na siya. Napaka-simple. Wow, may malaki tayong compartment dito. Tingnan nga natin kung papasok ang isang classic na Mokem helmet. Ayan, tamang-tama. Classic yung ating nire-review yung scooter. Classic din yung ating gamit na helmet. So by the way, shoutouts nga pala sa ating sponsor ng helmet. Yan po ang Mokem Philippines. Ayan, parang hindi ata kakasya. Ah, kasya. Ayan o, nalak ko siya. Kasya isang open face mga brother. Ilulubog nyo lang kasi depende sa laki ng size eh. Pero nakadesign naman siya para lagyan na isang open face na helmet. And still, kung dalawa naman ang iyong helmet, eh pwede nyo naman sabit yung isa rito o kung pwede sabit nyo na parehos kung meron siyang helmet hook o yung helmet lock. No, nandito yung battery ng motor. Alright, sara na natin. By the way, ito nga pa rin tools. May kasama tools yan. Yung basic lang. Alright, sa kanyang seatight, meron siyang taas na 810mm. May kataasan nga lang mga brothers. And also, hintayin nyo pala yung ating bike fit dito sa motor na to once na tinest ride na natin. No, meron siyang ground clearance pala rito mga brothers na 155mm. It's pretty decent na rin para sa isang scooter at syempre makakadaan na rin to sa mga malalalim na lubak o kahit sa matataas na humps. Alright. So ngayon naman mga brothers, pailawin natin yung kanyang ilaw, mga kanyang lighting system. Oh, ayan oh. Oh, di ba? Meron pala siyang hazard switch. Tignan natin mamaya kung paano i-on. Tignan natin yung ilaw dito sa likod. No, dito sa tail light, ang kagandahan LED na siya eh, nagustuhan ko yung approach dito. Classic and elegant look at the same time, LED na, no? May pagka-modern na. In terms of lights na rito, mga brothers, LED na rin at mismong nandito sa pairings. Kasi kung ilalabas nila yan, bado yan, mga brothers. Mako-compromise yung pagka-classic niya. No? Pailawin nga natin para makita niyo yung high beam. Oh, diba? Ang ganda. Yun lang, ang pinaka-comment ko lang, sana ginawa na nilang LED bulb yung headlight. No, no, para at least mas maganda at mas malakas yung bato sa kalye. Okay, so proceed na tayo rito mga brothers sa kanyang meter panel. No?
So what we have here, mga brothers, is some basic buttons tayo may makikita rito sa kanyang manibela. Okay, nandito yung horn. Check natin. Tama lang, no, para sa isang classic scoot. Ganyan yung mga busina ng mga scooter ng araw. Ito yung kanyang left and right. Yan. So ngayon, kung gusto nyo i-on yung kanyang hazard lamp, no, pindutin nyo lang ng left and right mabilisan. Yan, ganyan. No? Mag-hazard switch na siya. O mag-hazard lamp na siya. Tapos, pwede naman din pakabila. Ayan. Ah, diba? Galing, diba? So, wala nang ibang pipindutin, no? So, nandito yung low beam and also yung kanyang high beam, no? Sadly, wala siyang flasher. And then, meron tayo rito nga banana type na handle grip. Ayan. So, saktong-sakto sa isang large na kamay na katulad ko. And then, meron tayo rito ang end bar na aluminum na katulad nitong brake lever. Nagkulay sila kaya hindi naman sumagwa, no? Pareha sila ng color, no? Ito yung side mirror. Ayan, no? Papalayo naman, no? So, standard. Ayos na ayos. And then, meron pa tayo rito ang side mirror cup cover para hindi pasukin ng tubig pag naulanan at hindi kalawangin ang pinaka-threads. Alright. No, dito sa kabila, same approach. Handle grip, same approach and end bar. And also, yung brake lever natin dito, same approach din sa kaliwa. Nandito ang ating starting. Ayan, hindi pa siya nakasalin starting pero okay lang naman. Nandito yung ating off ng headlight, park light, and also yung ating headlamp. Okay, no? Going dito sa kanyang meter panel, mga brothers, what we have here is a combination ng analog and also digital. Dito sa taas, meron tayong classic approach dito na RPM meter, alright? Hanggang 12,000. And then yung left and right, oh, di ba, pinag-iwalay na nila. Mas maganda yung low beam, eto, and then check engine meron ka pa. So, yun lang. Very basic and straightforward na indicator. Sa baba, nandito yung digital meter natin. So, meron tayo rito nga fuel meter. Naka-empty siya ngayon. Hanggang dito yan, kung full tank. Ito yung tinakbo natin, yung odometer natin, 3.8 kilometers. Then, meron tayong trip 1 dito. And then, yung kilometers per hour natin. Good thing, meron pa tayong orasan na nakaset na pang military ang setting. Okay. Alright, dito sa babang parte ng motorsiklo sa harapan, meron tayo rito nga conventional telescopic fork. Ayan, and also yung kanyang caliper ng preno is dalawang piston pot. Okay, then meron tayo rito ng maliit na disc rotor. It's alright naman as long na disc brake siya, di ba? Dahil maliit na naman tong scooter na ito, hindi naman siya malaking motorsiklo. At tapos meron tayo rito ang 12 inches na wheel mags. Alam nyo, gustong-gusto ko yung wheel mags niya kasi dito sa kabilang side, ayan o, di ba o, para siyang flower style. It's something na ginawa nila to ng silver, no? So pagka na sumaside o nasa side profile ka ng scooter, ang ganda niya tignan, highlights na highlights yung mag. Sa kabilang side hindi, iba eh. Hindi na o. No? Well, anyway, ito pa isa sa mga nagustuhan kong ginawang approach ng FKM. It's something na weird, but I guess magiging benefits talaga ito sa isang bibili nitong Labby 150 kasi naka-dual sports star na siya, di ba? So, saan ka makakita? Kasi yung mga classic scooter, mga brothers, is dedicated yung patakbuhin sa mga concrete na lugar. Pero ngayon, nilagyan nila ng dual sports. So, I guess kung dadaan nyo to sa off-road, eh, hindi kayo iiwan ng motor kasi kakapit yung gulong niya, no? Makakatakbo pa rin. But still, dahan-dahan lang naman dahil hindi naman ito isang adventure scooter, no? So, meron nga pala tayong tire size dito na 110 by 70 na dual sports tire. Ayan. And also, good thing, tubeless na rin ito, mga brothers, on the wheel. Pag lumipat tayo dito sa likod, I guess 12 inches din ito. Ayan, so meron tayo dito nga tire size na 120 by 70. Ah, isa lang yung tinawid ng laki. And then same din yung approach ng mags dito. Ayan o, parang power mags na rin o, diba? Ganda, no? And then meron tayo rito something na traditional muffler pagdating sa mga scooter. Ganito. Para siyang peanuts type. At pagtapos meron tayong chrome cover dito na makikita na nagbibigay protection sa atin para hindi tayo mapaso. Especially yung ating back ride. At isa pa sa gusto ko rito, mga brothers, naka-disc brake yung likod. Ayun, oh, naka-single piston disc brake. Diba? Hindi siya drum brake kasi mostly mga nire-review natin ng mga classic scooter, drum brake yung likod. Pero ito, KFKM, disc brake na. So, sangkap pa, diba?
So not to mention pala mga brothers, itong rear fender niya, ito gusto ko to, hindi siya baduy. It's something to do na sinunod nila sa proportion dito sa likurang fairings, di ba? Hindi siya baduy. And then dito mo nalalagay yung plaka mo, may reflector ka, and then integrated lights ang mismong plaka. Reflector mo dito sa gilid, which is good thing para kita ka kung ikaw eh nagyo-U-turn. And by the way mga brothers, not to mention pala, meron siyang 108 kilogram incurred weight. Ayan, napakagaang ng scooter na to. Sigurado pag ito eh nagkaroon tayo ng full review, eh malalaman natin kung gaano siya kagaang at kanimble pag minamaneho na sa kalye. Alright! Okay mga brothers, pag-usapan na natin yung makina. So kaya nga mag-generate nito ng 8.4 horsepower at 7,500 RPM pagdating sa kanyang dulo at kaya namang umarangkada ng 8.8 Nm at 6,000 RPM. Okay, so meron nga pala ito mga brothers na 150cc, single cylinder, single overhead cam na dalawa yung kanyang valves pagdating sa makina. And of course, naka-fuel injected na rin ito kaya naman siguradong meron tayong maaasahan na katipiran at the same time, lakas na makukuha sa kanya. Okay, so ito mga brothers, naka-aircool dito. And then, ito yung kanyang belly pan na tumutulong maglamig sa mismong makina. For the 15 years na gumagamit ako o nagra-ride ako ng isang GY6 engine dahil isa itong GY6, eh hindi naman ako nakaranas magkaroon ng overheat. Long ride, short ride, traffic, mainit na panahon, eh hindi naman ako nakaranas. I guess siguro sa riding behavior ko na rin na hindi naman ako walwal magpatakbo. Ito yung kabilang side ng motor mga brothers o yung kabilang gilid ng kanyang makina o yung panggilid ng motor kung tawagin. Wala na nga pala siyang kickstart. Ayan, malinis dito na matte finish and then yung kanyang air filter. So yeah, ito na, nakaikot na tayo sa mismong Lavvy 150 ng FKM, ang bago nilang labas na Italian classic scooter. Okay. Alright mga brothers, bago tayo magtapos, pag-usapan natin yung presyo. So sasabihin ko lang sa inyo yung cash price nga nyo. So sa mga cash price nga na I think dito sa mga Manila dealers o sa Luzon dealers, pumapalo siya ng 86,900 pesos. Ngayon sa mga malalayong dealers, medyo mas malaki yung presyo nila dyan. Kasi nga mga brothers, sinasama nila yung shipping fee. No, dahil inaangkat pa yung mga motorsiklo papunta sa kanila. Eh, alam naman natin may bayad dyan. Okay? And also mga brothers, kung nagustuhan nyo pala itong episode natin dito sa Facebook, pakishare naman mga brothers no, para sa konting support. And also mag-follow na rin kayo para malaman nyo yung mga updates na ilalabas natin sa motor na to. Kasi iuuwi natin ito eh, para i-full review no, sa ating lugar dyan sa Olongga po. Okay, kung dito naman kayo sa YouTube nanonood mga brothers on the wheels, mag-subscribe na kayo, click yung notification bell para lagi kayong updated. Okay, no, so once again mga brothers, ako po si Ike, maraming salamat sa pagsama nyo sa ating walk-around review dito sa bagong classic Italian scooter ng FKM. Ito nga yung Lavvy 150. Okay, so mga brothers, ride safe and cheers!